like ay may pag-asa para sa ating ATM Aksyon Tulong Misyon. Alamin ang isang mapusong kwento ng isa nating deserving kababayan. Kapos ngunit hindi naghihina, sinusubok ng pagkakataon ngunit patuloy na nananalig sa Panginoon. Mula sa aking opisina, mula sa pagdamay ng bawat mamayan para sa kapwa Pilipino, ang diwa ng bayanihan. I-moment mo na yan! Hello po, nakagraduate ko na po na college and after graduation po, saka ako nagkaganto. After graduation po, hako po nakita yung mukha ko na may bukol po na maliit ha, you know. Tapos po, nung nagpa-check up po kami, binayopsi po nila ako. Lumalaki po yung bukol sa mukha ko, sobrang bilis lang po. Sana lumabas na yung resulta ng mga pinapatest po sa akin para po sana maagapan na. Kasi sabi po sa akin kahapon, galing po kami ng hospital, na ikikimo na po ako. Jocelle, ano sa tingin mo ang naging cause nitong karamdaman mo? Saan ba ito nagsimula? Ano po siya? Sa allergy po siya nagsimula. Kasi po, nag-OGT po ako, and ano po, sa alikabok po siya, ang course ko po kasi is hospitality management, housekeeping po yung kinuha ko, OGT. Tapos, tinapos ko po muna yung OGT ko bago po ako magpa-check up sa ENT. Tapos, tatong year lang po. Tapos po, kaya ko po muna tinapos yung all-algrity ko po kasi graduating po ako na itong July. Pumunta kami dito, pinapunta ko ni Senator Aimee Marcos. Mayroon programa si Senator Aimee na papabot kami ng tulong sa ating mga deserving kababayan. At pinahabag kami sa iyong storya. Ilan taon ka pa lang, 23. Itong taon lang yun, na nagsubok kang makapagtapos. Tapos ito yung nakaharap mo yun. So ngayon, nandito kami para makapagbigay ng kaunting tulong. Ito ay galing kay, kilala naman si Senator Aimee Marcos, di ba? So, Senator Aimee, ayan ang mission namin sa kanya. Puntahan ng ating mga kababayan para makapagbigay ng munting tulong lamang. No? Ito ang kanyang tulong sa'yo, Jocelle. Hanggapin mo. Yan siguro, pwedeng pang gamot, pwedeng pang mag-check up, or yung pantulong sa konting bayarin pa. And then from there, magpapatuloy pa rin tayo mag-uusap para kung ano pa yung pwede naming maitulong. Sobrang saya po kasi po kahit pa paano may mga tumutulong po sa akin na hindi ko po expecto na may ganito po. Sobrang maraming salamat po sa mga tumutulong sa akin, sa pamilya ko, na walang hamang sumusuporta sa akin. Kaya Senator Aimee po, sana po mas marami pa po kayong matulungan. Maraming salamat po sa binigay nyo sa aking tulong. Sobrang hirap po ng buhay namin. Kasi yung magulang ko po ay isang katulong lang po. Yun po. Jocelle, ha? Hindi mo ilalang ang iyong yung trabaho ng iyong ng nanay, ha? Ng iyong nanay. Naku, napakamarangal na trabaho ang maging kasambahay. Ganun din, sana mapaabot mo sa mama mo or sa iyong nanay yung namin, pagsaludo namin. Siyempre, hindi natin para paliitin o payak na trabaho, ngunit hindi yan para ikahiya. So yan muna ang aming paunang munting tulong. Pangalawa, pag-usapan natin, siyempre yung sa medication, pang pwede nating ilapit kay Senator Aimee. At pangatlo, this Christmas, iimbitahan niya lahat ng mga na-interview namin, ikaw kasama ka na doon, sana makapunta ka
sa isang munting Christmas party kasama si Senator Amy Marcos Ortiz. Makakapagpasalamat ka, ma-meet mo siya in person, and hopefully we're gonna pray na pagdating ng panahon na yon eh mas bumubuti na ang iyong kalagayan. Okay, dapat sa Pasko ha magkikita tayo. At si Jocelle nga po ang ating deserving kababayan. Muli, maraming salamat, Senator Amy. Marami man ang hinaharap nating suliranin, tandaan na ang solusyon ay tayo pa rin. Ako po si Senator Amy Marcos, ang bawat isa, ang bawat Pilipino ay may solusyon. At sa lahat ng solusyon, tayo rin ay may aksyon. Basta na pag-uusapan ang bayan, basta tungkol sa mamayan, dapat magka-moment yan. Hanggang sa susunod na linggo, ito po ang At The Moment with Amy Season 3!